Milyon-milyon na nawalan ng trabaho at kabuhayan dahil sa pandemya. Kanya-kanyang uwi na lang sa kani-kanilang probinsya ang mga nawalan ng hanap buhay. Ngunit ganun pa rin, wala pa rin trabaho kaya't walang maipambili ng kanilang mga pangangailangan. Ang bayan ng Luok sa Romblon, sagana sa mga likasyaman. Ngunit ang problema, walang bumibili ng kanilang mga produkto dahil walang pera ang mga tao. Actually sir, yung economy po namin dito ay nag-open up na rin naman po kami. Ang munisipyo po ng Luok Romblon ay more on agricultural and yung sa fishing po talaga kami. So nung nakalabas na po yung mga tao, nung nag-ease out yung community quarantine, nakapagkanim na po, nakapangisda, ang nagiging problema po namin dito ay yung buying power ng mga tao dahil karamihan po nung marami po yung nawalan ng trabaho at umuwi po dito. Marami din po kasi dito yung umaasa din sa padala po ng mga kamag-anak na nawalan po ng trabaho outside the munisipyo. So yun po yung tinatay namin i-solusyonan or kahit papaano po ay mapacify na sitwasyon. Nag-alok naman ng maaring solusyon si Trade Secretary Ramon Lopez para maipagbili ang mga lokal na produkto. Anya, sa ganitong paraan, sisigla na ang lokal na ekonomiya, may pagkakakitaan pa ang mamamayan. Ang DTI, aside from pagbigay ng livelihood, yung mga ginagawa pong hanap buhay sa inyong mga lugar, parwari sila po ay gumagawa ng mga ilang gamit, mga gifts and housewares, for example, or even food production, ang DTI po handa rin tumulong para maiangat yung quality nila, maiangat yung presentation nila, yung packaging, at matutulungan din nating ma-market. In other words, ibibigyan natin ng exposure sila sa mga marketplaces po ng DTI tulad ng tinatawag na OTOP, One Town, One Product Hub. Ito po ay i-display doon yung produkto para ma-discover yung produkto at dumami yung customer nila. So, matulungan sila sa product development, matulungan sila sa marketing ng product. Yan po yung aming pwede pang ihandog doon sa inyong mga nagsusumikap makabalik sa hanap buhay po nila. Hindi lahat ng mga lugar ay nabiyayaan na masaganang likas na yaman. At sa mga ito nakikita ni Lopez, matatangkilik ang mga lokal na produkto. Kaya even ng mga fisher folks na matulungan ng DTI ma-process yon into, let's say, canned fish, canned sardines, or kung anumang luto, tinapa, or salted fish, ma-package natin ng maganda para ho marami hong naghahanap niyang mga produkto po na yan, lalo na dito sa NCR or sa Karatig Pook ng NCR. So, mabenta po yung mga inyong produkto. Kailangan lang maibenta natin, maipresenta natin. Umaasa si Lopez na sasang-ayon na ang Interagency Task Force na paluwagin na ang protocols. At tanya, nakikita niya na mangyayari ito kung ang lahat ay sumusunod sa mga paalala ng gobyerno para maiwasan na ang pagdami pa ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Maaarihan niya na magkaroon pa ng calibrated lockdowns kung talagang kakailanganin at buksan na lang todo ang ibang lugar para sa pagbangon ng pangkalahatang ekonomiya. Sana ho mapayagan na rin ng IATF ang pagpapagaan ng quarantine natin at mailipat natin sa ating kababayan na yung responsibility talaga, yung self-regulation, self-discipline. Pero nandyan pa rin naman ang mga LGU at mga law enforcement, PNP, para masiguradong susunod pa rin ang taong bayan at magkakaroon pa rin tayo ng mga tinatawag na granular or very specific lockdown kung saan kinakailangan. Pero in doing that, we are allowing other parts of the economy to reopen para ho talagang makaahon tayo dito po sa pandemic, yung effect ng pandemic at unti-unting bumalik sa new normal. Hindi po tayo babalik sa dating gawin. Talaga hong yung disiplina, in other words, walang bibitaw po sa atin pong pagsunod sa modified, sa mandatory health standard, minimum health standard. Janice Cosio, Radyo Inquirer, 9 de Benta, Bayan Nagtatanong, mamaya nag-uusisa.